So yan, good day sa inyo, Nedeses. Masaya ako ngayong araw kasi nabigyan na tayo ng chance upang maging official car reviewer na. Dahil may nagpadala na sa atin ng test drive unit dito mismo sa shop ko. Pick up pa. So maraming salamat sa JWM Philippines sa pagpapahiram sa akin itong kanilang Canon. And excited na ako kasi mararanasan ko ngayong araw yung lifestyle ng naka-pick up. Kasi di ba ang pick up, kung makikita ninyo, meron siyang likod. Pang pick up nga eh, pick up truck eh. Gagawin natin yung lifestyle ng naka-pick up. Kukuha tayo ng motor, kakarga natin dito. Malalaman nyo mamaya kung anong motor yung kukunin natin. Pero ngayon, bigyan ko muna kayo ng feedback kung ano yung magiging first impression ko sa pag-drive ng pickup. Tara! Ang taso, meron na siyang stepboard na built-in. So, napakataas. Ang sarap sa pakiramdam kasi lagi mababa or lowered yung tinasakyan ko. Napakasarap sumakay sa pick-up. Sabihin ng iba, hindi bagay sa'yo, maliit ka lang. At least, bumami man lang sa sasakyan, di ba? Ang tangkad ng pakiramdam ko dito. Let's go! So, kung makikita nyo, Nedeses, hindi ito ordinaryong pick-up. Isa to sa medyo pinakamahabang pick-up ngayon na mabibili nyo sa merkado dito sa Pilipinas. Ito yung JWM na pick-up. So, makikita nyo, super modern na niya. Tapos may 360-degree camera siya. Medyo kinakabahan ako kasi malaki to compared sa daily drive ko na sedan. Pero, dahil nga siksik at liglig na siya sa mga modern features, mas user-friendly na siya sa mga beginner, lalong-lalo na sa ganito kalaking segment. So, tara, alis na tayo. Ayan o, kitang-kita ko yung aking paligid. So, halatang-halatang medyo mas malaki siya. Kapag-adjust naman tayo agad, kitang-kita mo kahit medyo masikip yung daanan. Tsaka medyo mahaba yung likod, yun yung iingatan natin. Yung uso, medyo sanay naman tayo dyan sa uso kasi may uso naman yung sedan natin. Ito isa sa mga gusto ko sa pickup na Nedeses, yung point of view mo sa kanya, sobrang taas. Kaya kitang-kita mo yung mga nasa paligid mo, yung gutter, kitang-kita mo sila. So, may confidence. Yun yung isa sa manapansin ko talaga eh. Sa sedan kasi, yung fun of driving na sobrang dali niya ilikuliko. Sa pickup naman, yung confidence. Tsaka alam mong pagka yung nagka-abere sa kalsada, parang ikaw pa yung mag-aalangan kasi sino yung matatama mo, masasagi mo. Sila talaga yung medyo dehado kasi ang laki ng dala mo eh. Dahil bago nga ito, sobrang bago pa nito. Actually, 400 kilometers lang yung tinakbo niya. Nung makuha ko siya, wala pa siyang tint. So, nangyayari yung heat load sa labas, natatalo niya yung aircon. Pero impressive yung aircon nito ha. Kasi kahit papano, nararamdaman ko na, ayan, malamig pa rin. Kahit na hindi tinted itong ating mga bintana. Wala pa siyang tint kasi nga super bago. Ito lang ang problema ko. Sobrang sikip nito. Grabe. Buti na lang may 360 camera. Kasi kung wala, yung pakiramdam ko dito sa loob, sobrang laki niya. Parang hindi ako kakasya. Buti na lang may camera dun. No? Punong-puno pa ng sensor kaya alam mo kung malapit ka na bang tumama sa gilid-gilid. Ayun o, kitang-hita. Nakakaalangan. Lalo dito sa mga ganitong subdivision, puro double parking. Hindi mo alam kung kakasya ba pick-up mo. Ako, lalo ako, isa sa pangamba ko. Parang nakakaalangan na i-drive sa ganitong mga kalsada. Sa Metro Manila, medyo may mga masisikip din talagang kalsada. Pero kapag kaganyan ka-modern yung pick-up mo, kitang-kita mo yung paligid, may sensor, bawat gilid, alam mo kung sinong malapit sa'yo, kung may tatamaan ka ba, may sasabitan ka ba. Napakasarap imaneho. It will give you confidence talaga. Tsaka yung dominance kasi sa kalsada talaga, kapag ka naka-pick-up ka, yun nararamdaman yung mga tito talaga na mahilig sa pick-up. Actually, napapa-double think nga ako. Sabi ko, sana nag-pick-up na lang pala ako. Kasi medyo mahal din yung binili ko na sedan, no? So, actually, okay naman siya sa kind of experience. Magkaiba talaga. Incomparable eh. Dito sa pick-up, hindi mo magagawa yung sobrang likot sa mga cornering na talagang super sharp ka mag-cornering kasi ang lakas ng body roll dahil malaki tong. Ngayon, on the other hand, ang ibibigay naman niya sa'yo is yung confidence. Napakasarap na mag, hindi naman chill riding, pero once na kasi na may derecho, yun yung pinaka king na moment for me ah. Eh, yun yung na-experience ko dito. Tapos, parang gusto mo siya na somehow chill riding lang. Sobra sikip ng mga kalsada. Nakakatakot kung makakasya yung pick-up. Parang sasayad ako eh. Okay, pasok naman. Alam mo kung walang 360-degree camera to, feeling ko talaga sasabit na ako dyan sa mga double parking na yan. Buti na lang talaga may ganito. Kasi kita mo, meron siyang top view. Nakikita mo talaga accurate yung nasa paligid mo. Kung gaano kakalapit sa object, kita mo talaga yung sasakyan. So, sobrang astig na talaga ng mga pick-up na yun, no? By the way, may i-address nga lang pala ako, Nedeses, no? Na mga nagtataka kung bakit ako lagi naka-shades sa mga vlogs ko. I-re-reveal ko na kung bakit. Kasi akala ng iba, porket naka-shades ka, akala nila
ang yabang mo na hindi nila alam ang purpose kung ba't ako naka-shades ay dalawa po yung vlog na ginagawa ko. Dalawang camera po ang ginagamit namin dito. Isang pang YouTube at isang pang Facebook. Magkaiba po yan ang orientation. Isang patayo at saka isang pahiga. So kaya ako nakasalamin kasi dati na sinubukan ko na hindi nakasalamin tapos dalawa yung camera namin, naiilang yung tao. Parang hindi daw ako nakatingin sa camera. Wala daw akong self-confidence. Hindi nila alam. Hindi ko naman kayang tingnan yung dalawang camera. So kaya ako nag-shades para hindi mailang yung tao kung saan ako nakatingin kapag ka nag-vlog ako. Para lang alam nung iba. Kailangan lang talaga. Kaya ako naka-shades para hindi ma-confused kung saan ako nakatingin. Anyway, let's go back to driving this pickup. So excited na ako. Siyempre, gagawin natin lahat ng ginagawa ng mga naka-pickup. So first natin gagawin is mag-drive sa expressway. Balikan ko kayo pag nasa expressway na. Yan guys, nandito na tayo sa expressway. Kagaya ng mga ginagawa palagi dito. Siyempre, kakain tayo. Pickup life nga eh, di ba? Kain muna tayo dito sa expressway. Dito tayo sa Shellman Plaza ngayon. Dito tayo harap ng kainan. SG! So yun guys, ganito na lang ka-easy din ang pagpapark sa kanya kasi naka 360 degree camera since real time naman yung nakikita ako dun. So ganyan na lang din kabilis mag-park. Eh no, kitang-kita mo kung saan ka shoot. Yan guys, medyo nanibago pa ako kasi ang laki ng likod. Pero okay naman, dahil sa 360 degree camera ay madali lang naman mag-park. So tara, kain na tayo! Hey guys, tapos na tayong kumain. It's time to pick a motorcycle. Let's go! Your smile reminds me. Yan guys, dito na tayo. Pipirma na natin yung bago natin kumuning motor. Thank you. Ay, reveal na natin kung ano yung motor. Den-den-den-den! Bagong-bago! Ang pinakabagong Classic 125 ng QJ Motor. Gando! Eh, ang problema ko, paano natin ito isasampa sa pick-up? Paano ko siya may tatali? Pick-up life nga, di ba? Okay na yan, sir. Silip pa lang to, re-review natin to. Usian natin. Ganda! Sound check. Patikim lang muna. Ngayon, problema ko. Paano natin sasampa doon? So yeah, papatulong na lang tayo guys. Wala tayong ladder eh. Tali lang meron tayo. Magaan lang naman to. Yun! Easy pala eh. Wala pala akong ganap dito guys. Ito yung tali na binili natin. Paano tayo tatali? Ito nga, bumagay nga eh. Takpong pogi. Oh, yan. Problema natin. Paano to? Eh, dalawa! Oh, yun! Masasara, masasara. Taling pang expert. Kasalukuyan ng tinatali, guys. Ayun na, boss. Thank you, boss. Yan, guys. Naitali na. Hindi ako nagtali. Naitali lang tayo. Pick up na talaga to. May nakakarga ng motor eh. Uwi na natin to sa atin. Let's go. Abangan nyo, full review natin to. Pinakabago ng QJ Motor. Sobra solid, ganda. So yun lang, abangan nyo full review ko na itong pick up. Tsaka yung full review na itong motor. I-release ko yan. Salamat sa pagsama sa akin sa araw na to. Uwi na natin tong motor. Naramdaman na natin yung a day in life with the pick up truck. Yeah!